Hello mga kol, welcome back sa ating channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan at pindutin yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Huwag niyo rin kalimutan i-follow yung Facebook page natin, Surplus TV page. Ngayon mga kol, ipakita ko sa inyo yung customized every wagon 4x4 manual transmission P6A engine 660cc. So yung kulay nito is kulay gold. So tara, titingnan natin yung ating unit. So ito yung ating customized unit mga kol, DE64W 4x4 powered by 5-speed manual transmission. So yan, yung kulay nito is kulay dark gray. Yan, so titingnan natin yung kabuuan nito. Then tapusin nyo yung video para malaman nyo kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, titingnan natin. So yan, yung ating bumper customized inspired by Suzuki Race. So nilagyan natin ng fog lamp. So yung kanyang headlight, nilagyan natin ng headlight mask. So meron tayong yan, honeycomb grills. Yan yung mga butas-butas, yan po ay honeycomb. So nilagyan natin ng every wagon emblem. Yan, so complete LTO registered mga kol. Yan, so nilagyan natin ng side mirror. So or nilagyan natin ng accessories ng kanyang side mirror, chrome po siya na mayroong signal light dito. Yan, oh, ito yung signal light. So dalawang ilaw po ito, yung isa is signal light, din yung isa is kulay blue. So yung ginawa natin sa kulay blue, nilagyan natin ng switch. So yan, so meron tayong carrier sa itaas, fully tinted yung ating unit. So 13 inches mag wheels. Yan, oh, maganda yung kanyang mag wheels, original Japan po yan. So dito nilagyan natin ng bumper lock para hindi mag ano dito yung mag open. So nilagyan natin para in case na matamaan dito, hindi siya ano dito mag open siya ng malaki. Yan, so protect yan. So nilagay natin left and right. Yan po. So yan, so titingnan natin yung ilaw ng ating side mirror. So first, i-ano natin yung kanyang hazard. Titingnan natin. So yan, yo, yan yung kanyang hazard. So yan, o, naka-hazard po yan. So dito meron din tayong DRL lights. So nilagay natin. So itong DRL lights natin, dalawang ilaw po ito, isa kulay puti. So yung kulay puti nilagay natin sa park light. So titingnan din natin yung kanyang park light. Yan, so unahin muna natin yung kanyang side mirror na kulay blue. So patayin natin yung hazard, titingnan natin yung kanyang kulay blue na ilaw. So yan, patayin natin yung hazard mga kol. Yung hazard switch, so nakapatay na po. So ito yung kanyang switch. So nilagyan natin ng switch dito para sa kanyang side mirror na kulay blue, kasi yung kulay blue natin bawal po sa pag binibiyahin natin na nakailaw yun. So for display lang po yun. So kaya nilagyan natin switch. So yan, turn on natin yung susi. Yan, so switch natin. So titingnan natin. So yan mga kol, so yan yung ilaw natin. So magtabilaan po yan, titingnan natin dito sa tabila. So yan, oh, so ang ganda tingnan. So maganda to tingnan kung sa gabi. So sarap tingnan yan sa gabi. Yan, meron tayong sticker ng ating YouTube channel, Surplus TV dyan. So ganda. So super kinis ng ating unit. So off natin. So next gagawin natin is try natin yung kanting park light. Yan, so yan yung kanyang park light. So sinabay natin yung ating fog lamp. So yan, oh, yung ating fog lamp is LED po. So dito yung DRL natin LED din. So maganda tingnan po ito sa gabi yung ating ilaw. Yan, so dalawang ilaw yan, signal light at saka yung ating park light dito din sa kabila. So ganda. So nakailaw din yung ating fog lamp. Ayan, so yan lang dito sa harap. So titingnan natin dito doon sa ating likuran. So yan, ito yung ating bumper. Yan, oh, yung design. So
try natin dito sa likuran. So yan mga kol, meron tayong detachable carrier sa itaas. Yan yung ating carrier. Yan. So yung ating tea light, nilagyan natin ng tea light mask or garnish. Yan po. So yan yung ating back view ng ating unit. So titingnan naman natin yung ating harap or yung ating inner ng ating unit, so or yung interior. So titingnan natin. So yan yung interior natin mga kol, is power window na po lahat. Yan. So ito yung ating power window switch. So ito yung ating auto fold fold ng ating side mirror. So baba natin. Subukan natin na i-ano natin. So fold. Yan. Ganun din sa kabila, ma-fold din. Yan, fold. Ayan. So ito, adjust ng ating side mirror o yung ating lens. Ito. So lagay natin sa left. Then kung gusto nyo papunta dito sa atin, yan. Yan po. Ayan, gumagana. So kabila, pataas, at saka pababa. Ganun lang po. So yan yung ating switch ng ating power window. So dito makita natin yung ating side mirror switch ng ating kulay blue na ilaw. Din ito yung ating 4x4 switch. So try natin yung ating 4x4 switch. Ayan, so yung ating 4x4 switch, nag-ilaw na po dito. Ibig sabihin, gumagana na po yung ating 4x4. So sa mga non-turbo mga call na DE64V or DE64W na non-turbo, is meron siyang mga switch. Pero sa mga DE64W or DE64B na turbo, wala po siyang switch kasi all-wheel drive po siya. So yan. So meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. So try natin yung ating reverse camera mga call. Ayan. So yan po yung ating reverse camera. So medyo mataas na yung takbo nito, 195,729, pero maganda pa yung makina. So check natin yung kanya makina ngayon. Then yung ating dashboard mga call, yan, balik original po yung kulay. Yan po. So match na patch, simple lang, hindi masakit sa mata. So yan. So try natin dito, makita natin yung ating handbrake. So meron tayong lagayan ng ano dito, lagayan ng baso or yung ating tubig. So yung ating upholstery, bago na po yan, customized na po yan. So pinagawa natin yan, yung steering wheel natin original. So yung ceiling natin, bago na felt yung nilagay natin para hindi masyado dumihin. Ayan. So check natin dito. Ayan. So ito yung ating second row, captain seat pa rin. Meron tayong headrest, meron tayong armrest. Yan. Yung armrest natin, meron dalawang lagayan. Yan po. So yung gitna natin is power window. Ito yung kanyang power window switch. Ayan, meron din tayong mga child lock mga call. Yan, yung child lock natin dito nakalagay. Yan po, nakalock din, unlock. So yan po, lock and unlock, and lock and unlock. So ayan. So sa mga every wagon mga call, or D64B or D64W na captain seat, meron na po siyang plastic dito lahat. Pero sa mga hindi captain seat, wala pong plastic dito. Baka lang po yung may plastic dito lang po. So yan, check natin yung ating jack, then yung ating tie wrench. Yan po yung tie wrench natin. Then meron na yung jack riser dito. Ayan. So yan po yung ating unit. So try natin na i-start. So off muna natin yung ating blower. So start natin. Ayan. Ayan. So so bago pa naka-under bago pang under yung ating makina mga call, medyo mataas po yung kanyang RPM, natural po yan. Then ito C. So ibig sabihin cold pa po yung ating coolant sa ating makina. So pag mawala na yan, ayan oh. So bumababa na. Pero sa kung bago lang under mga sa umaga, medyo matagal yan mawala, siguro na sa mga 20 or 30 minutes or 10 minutes depende sa unit. Ayan, so yung handbrake ilaw. So, ayan, wala na po. So, ito, kulang tayo sa hagdas. So, ayan. So, ito yung andar. Mandar po siya. Ayan, o. So, ayan.
So yan yung ating sit-up mga call. So sa ganitong sit-up mga call, yung presyo nito is 330,000 kasali yung LTO registered, complete LTO registered with carrier. Yan. So 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Customized na po yung ating bumper. Meron na tayong ilaw dyan sa ating side mirror. Yan. So ganito na po yung setup, ganito na po yung mukha sa 330 natin. Yan. So yan yung 330 natin so sa setup na to. So medyo may kamahalan to kasi yung ating manual na unit is bearer or minsan lang po lumabas sa mga every wagon. Kadalasan na every wagon is automatic. So medyo may kamahalan to kasi pagdating sa auction marami yung kukuha. Then bihira lang po. So yan lang po. So yan lang po yung video natin for today mga calls. Salamat po sa lahat na nanood sa ating mga vlog. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. So yan lang mga call, ingat and bye bye. God bless po.